Sa pagkainan nating mga asyano, isa sa mga hindi mawawala ay ang kanin. Ito ay hindi lamang simpleng pagkain, kundi isang mahalagang bahagi na nagbibigay ng kasiyahan at kumakatawan sa mas malalim na kahulugan ng ating kultura. Ngunit kamakailan lamang, may naiibang kwento ng pagmamahal sa kanin na ipinamalas ang isang Indonesian na nagpakita ng lubos-lubos na pagsinta sa kanin na umabot pa sa hindi inaasahan. Kwento ito ng isang lalaking Indonesian na hindi maikakailang totoong minamahal ang kanin. Ipinakita niya ang kanyang matinding pagmamahal sa simpleng pagkain na ito sa pamamagitan ng isang kakaibang hakbang. Sa kabila ng pagiging simpleng kagamitan, nagawa niyang magmahal ng isang rice cooker. Isang aparato na karaniwang ginagamit upang lutuin ang kanyang paboritong kanin. Bago namin ikwentong tungkol sa lalaking nagpakasal sa isang rice cooker, mag-like at subscribe muna kayo sa aming channel para lagi kayong updated sa aming mga nakakamanghang salaysay ng mga kakaibang bagay at pangyayari. Ang tradisyonal na pagpapakasal ng mga Indonesian ay kadalasang isinasagawa ayon sa kanilang mga kultura at relihiyon. Ito ay isang makulay at masayang pagdiriwang na may mga ritual at seremonya. Ang pagpapakasal ay kinapapalooban ng mga tradisyonal na kasuotan at katutubong awit at sayaw. Isang mahalagang bahagi rin ng seremonya ang pagkakaroon ng panalangin at pagpapala para sa mag-asawa. Sa katapusan ng seremonya, nagkakaroon ng masayang handaan at selebrasyon para ipagdiwang ang espesyal na okasyon. Ito ang pangarap ni Khoirul Anam sa kanyang kasal na natupad naman niya at naging viral pa sa social media. Paano at bakit? Isang kamangha-manghang kwento ang kumalat sa Facebook tungkol kay Khoirul Anam, isang Indonesian na nagpakita at nagpamalas ng di kapanipaniwala at taas noong pagmamahal sa kanyang bagong asawa. Sa larawan na kumalat sa social media, makikitang magkasama si Khoirul Anam at ang kanyang bagong asawa. Ngunit hindi ito tulad ng karaniwang retrato ng isang kasal. Hindi lalaki, hindi babae, o bahagi man ng LGBTQIA ang kanyang bagong asawa. Ang kasama ni Khoirul Anam sa litratong ito ay isang rice cooker. Ipinakita niya sa lahat ng kanyang matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa simpleng appliance na ito na siyang nagluluto ng kanyang paboritong pagkain, ang kanin. Si Anam ay isang taong hopeless romantic na buong pusong hinahangad ang tunay na pagmamahal. Matagal na siyang naghihintay at umaasang makakatagpo ng isang espesyal na tao na magbibigay ng wagas na pag-ibig at pag-aalaga sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal at paghahanap, tila hindi pa rin dumarating ang tamang babae para sa kanya. Dahil sa mga nakaraang pagkakamali at bighati sa pag-ibig, napalayo siya sa mga relasyon na tila nawala na siya ng pag-asa na matagpuan ang tunay na pagmamahal mula sa isang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya inaasahan na ang sagot sa kanyang hinahanap ay matatagpuan niya sa isang kitchen equipment na rice cooker. Sa kakaibang karanasan na ito, nahulog ang loob ni Anam sa rice cooker dahil sa kanyang desperasyon na maramdaman ang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Inilagay niya ang kanyang mga pangarap at pag-asang makahanap ng pagmamahal sa nasabing kasangkapan. Sa mismong kasalan, lubos na kapuna-puna ang pagiging formal ng kasal sa pagkakaroon ng isang tagapamagitan. Nagbigay ito ng diin at seryosong kahulugan sa pagmamahal ni Khoirul Anam sa kanyang rice cooker bride. Isang pagpapakita ito ng kanyang dedikasyon at pagtanggap sa kanilang pagsasama
bilang mag-asawa kahit pa sa di karaniwang paraan. Bukod sa tagapamagitan, isang makabuluhang bahagi rin ng litrato ang magagarang kasuotan ng groom na puting-puti. Ito ay isang tradisyonal at formal na kasuotan na nagbibigay ng espesyal na dignidad sa okasyon. Isang espesyal na araw ito para kay Koy Rule Anam. Kaya ang kanyang pagiging opisyal bilang groom ay kailangan ding maging espesyal at makabuluhan. At siyempre, hindi mawawala ang pagiging opisyal ng kasal kung wala ang belo ng bride. Ito ay isang makabuluhang simbolo ng pagiging handa at angkop ng mga pormalidad para sa kanilang pag-iisang dibdib. Sa kabuuan, nag-ambag ang mga detaling ito sa makulay at espesyal na pagdiriwang sa kakaibang pag-iisang dibdib ni na Koy Rule Anam at ng kanyang rice cooker bride. At sa dulo ng bawat kasal ay may kiss the bride moment din, kung saan ay matamis na hinilikan ni Anam ang Philips rice cooker. Bukod dito, nagkaroon din ng pirmahan bilang pagpapatibay ng nangyaring kasalan. Ang bagong asawa ni Anam ay inilarawan niya bilang white, quiet, perfect, doesn't talk too much. Hinangaan niya rin ang husay ng kanyang asawa sa pagluluto na nagpapahiwatig ng pagiging mapagmahal at maalaga nito. Ibinahayag ni Anam ang pag-ibig at pasasalamat sa pagdating ng kanyang asawa. Ito isang pangarap na natupad. Ipinakita rin niya ang pagiging malambing at pagkatuwa sa kanyang pag-aasawa sa pahayag na, "Without you, my rice is not cooked." Na nagpapahiwatig na naging mas masaya at makulay ang buhay niya dahil sa pagdating ng kanyang minamahal. Ang pagmamahal ni Anam sa kanyang asawang rice cooker ay nagdulot ng paghanga at pagkamangha sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Marami ang nagulat sa kanyang pagiging masaya at masayang pagsasama sa isang bagay na karaniwang itinuturing na kasangkapan lamang. Napabilib ang lahat sa pagkakaibigan at pagtanggap niya sa rice cooker bilang parte ng kanyang buhay. Ang kakaibang pagmamahal na ipinakita ni Koy Rule Anam sa rice cooker ay nagbigay inspirasyon sa iba na mas magmahal at magpahalaga sa simpleng bagay na nagdadala ng kaligayahan sa ating mga puso. Marami ang natuwa sa kanyang natatanging pagmamahal at idinuring nila itong isa sa pinakakakaibang love story na kanilang narinig. Ang nakakakilig na pagmamahal ni Anam sa rice cooker ay nagpahiwatig ng mas malalim na kahulugan at pag-unawa sa pag-ibig at pagmamahal. Ibinukas nito ang isipan ng mga tao na ang pagmamahal ay hindi lamang para sa mga tao, kundi maaari ring para sa mga bagay na nagdadala ng kaligayahan at kasiyahan sa ating buhay. Sa kabila ng paghanga at pagtanggap ng ilan, hindi rin maiiwasang magkaroon ng mga taong nabahala at nagpahayag ng kanilang pagtutol sa hindi pangkaraniwang kasalang ito. Marami ang natawa at nagbiro kay Anam dahil sa kakaibang paghanga nito sa isang rice cooker. Ang ilang tao ay nagkaroon ng pag-alinlangan at pag-aalala tungkol sa mental na kalusugan ni Anam at iniisip na ang kanyang mga gawain ito ay maaring nagmula sa hindi wastong kaisipan. Ang mga pahayag ng ilang netizen na may sira na sa ulo si Anam at wala na itong kamalayan ay nagdulot ng pagkadismaya kay Anam dahil ito ay malinaw na pang-iinsulto sa kanya. Marami sa mga eksperto ang nagsabi na mahalagang tandaan ng mga panghuhusga na ganito ay hindi makakatulong at maaaring magpabigat pa sa kanyang kalagayan. Matapos ang mga negatibong komento at pagmamalasakit mula sa iba,
tila nagkaroon ng pagbabago sa isip ni Anam tungkol sa kanyang pagmamahal sa kitchen equipment. 4 na araw matapos ang kanilang hindi pangkaraniwang kasal, nagpasya siyang idiborsyo at tapusin ang kanilang pagsasama. Sinabi ni Anam na hindi na niya kayang tanggapin ang mga limitasyon ng nasabing kitchen equipment at ipinahayag na ang kaya nitong lutuin ay kanin lamang. Dahil sa bigla ang desisyon na ito, nagulat at hindi inaasahan ng mga netizens ang naging hiwalayan. Nagkaroon ito ng malakas na impact sa social media nang i-upload ni Anam ang balitang paghihiwalay nila ng rice cooker sa Facebook. Ang pag-upload ng hiwalayang ito sa Facebook ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa mga netizen. May mga nagpahayag ng pag-aalala at pangunawa, habang mayroon din namang iba na nagtawanan o nagkomento ng hindi magagandang bagay. Ito ay nagpapakita ng epekto ng teknolohiya at social media sa paglalahad at pagpapalaganap ng personal na buhay ng mga tao. Gayunpaman, napagalaman ng Indonesian local news na ang lahat ng naganap na kasal ni Anam at ng rice cooker ay isang pagpapalabas lamang at nilikha upang makakuha ng maraming views. Ito ay binalita upang alamin ang katotohanan ng kwento kung saan hindi talaga totoong mayroong romantikong ugnayan ng tao at nasabing kitchen equipment. Ang balitang ito ay nagdulot ng pagkapukaw ng interes ng publiko at nagpabuhay muli sa usapin ng paggamit at pag-abuso ng social media para lamang sa pansariling interes. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri at mapanagot sa pagpapakalat ng mga peking balita o viral na mga kwento sa online platform. Bagamat ito ay isang palabas lamang, maaaring may mga taong nadismaya o naapektuhan. Ngunit mas higit na naging isang paalala ito sa lahat tungkol sa pag-iingat at pag-iisip bago ibahagi ang mga bagay sa social media. Mahalagang maunawaan natin ang epekto ng mga ganoong pahayag at kung paano ito maaaring makaapekto sa mga taong nabibilang sa online community. Kung nagustuhan mo ang video ng ito at mahilig ka sa mga ganitong uri ng kwento sa Pilipinas at Asia, ay mangyaring mag-like, comment at subscribe sa aming channel upang maging updated ka sa mga susunod naming ilalabas na video. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Mahalaga sa amin ang saloobin niyo kaya hihintayin namin ang inyong mga komento. Paalam at hanggang sa susunod muli nating pagdiskubre sa mga interesanting kwento na matatagpuan sa Takipsilim True Mystery Stories.